sa inyong lahat. Samahan niyo ako ulit sa aking update para dito sa ginawa kong buro kahapon. Ang buro ni Inang. Che-check natin sa loob ng 24 oras na nangyari kahapon kung ano nangyari sa isda at saka sa kanin na nasa loob ng garapon. Ganun pa rin naman ang itsura niya. Maputi pa rin yung isda at saka yung kanin. Sabi ko na sa inyo, araw-araw natin siyang isisiksik para yung hangin lumalabas at saka yung katas. Naglalabas na siya ng amoy. Para yung medyo maasim-asim na siya, yun ang magiging buro. Ayan, tingnan mo siya. Puti. So, meron ako dito ang kutsara. Isisiksik natin isa-isa. Ilagay ko siya sa isang lalagyan. Para hindi siya tatagas sa sahig. So, kung sakaling umansa na siya, yung katas niya naglabas na, dito siya bababa sa tissue paper. So, hindi siya magbibigay ng trabaho para magpupunas. Siyempre, di ba ang buro kapag na tumagas sa sahig, medyo mabaho, masansang na maasim. Pagbasa natin. Pinakahipit ko siya eh. Para hindi sumingaw. Malinis pa rin yung plastic. Medyo umaasim na siya. Ganon din ang buro. Yan. Kitang-kita ang isda. Ang puti. Kanin niya. Yan. So, ating isisiksik. Yan. Medyo lumalambot na yung kanin. Kailangan araw-araw siyang isinisiksik sa loob ng 7 araw. Pero ang sabi ni Inang, pag sumobra daw sa 10 araw, o kaya 12 araw, yung ano niya, lalong sumasarap. Pero huwag naman 2 linggo kasi, pag ito'y 2 linggo sobrang asim, hindi rin maganda sa buro ang sobrang asim. Punong-puno itong garapon. Ngayon, ayan na. Nababawasan na siya. Kailangan kasi ng masiksik para hindi siya pinapasukan ng hangin. Baka bukas, sa makalawa, kalahati na lang sa garapon ng buro. Kasi nga, naano na siya. Yung bagay, yung kanin tsaka yung isda, lumalambot na. Siya, nasisiksik ng mabuti kaya kumukunti na yung buro. Tulad na sabi ko sa inyo kahapon, i-update ko kayo kung anong nangyari sa buro na ginawa ko, ang buro ni Inang na napakasarap. Sa mga Kapampangan, ito ang gustong gusto nila na sinasawsawan ng nilagang tanong, mga gulay, sitaw, nilagang ang palaya. Pero ako, ang gustong-gusto ko dito yung inihaw na isda. Inihaw na dalag, inihaw na ano ba nito tawag dun sa isda na hito. Yan. Mabango na siya. Wala naman pagbabago. Araw-araw, ganyan lang naman ang gagawin niya sa loob ng 7 araw. Ngayon, kapag makikita naman ninyo eh, pag maasim na ang buro, hahawakan mo to. Kailangan yung pil na pil mo siya na hindi siya nagdidikit sa kamay. Tapos sa amuin mo, hindi siya mabaho. Maasim-asim. Ayan. Nasiksik ko na siyang mabuti. Baga nabawasan na siya ng 2 kutsara
kutsara. Ayan o. Araw-araw yan. I-check nyo siya. Sinisiksik ninyo para malalaman yung ano, yung isda tsaka yung buro. Makikita mo naman eh. Magkakatas na yung isda. You know, ang ganda ng pagkakaputi-puti talaga ng ano niya, oh. Kakalinis niya. Sa mga katulad kong OFW na nasa abroad, dahil sa abroad, walang nagtitinda ng buro, daing tuyo. Siguro mayroon mga buro, ano, may mga buro na ano nakakain nila kasi sariling gawa. May mga nagtitinda rin siguro ng mga daing sa labas, pero hindi katulad ng daing na masarap na ikaw ang gumawa. Katulad ng itong buro. Wala pa akong nakita nagtitinda ng buro dito sa abroad. Tuyo meron, tsaka daing. Pero ang buro wala. Kaya sa mga katulad ko nga na OFW, gusto natin kumain ng buro. Kung tayo ay may maluwag naman sa kusina, gawa tayo ng sarili natin buro. Madali lang naman gawin ito. Kailangan nga lang, kailangan mo ng malinis ang pagkakagawa para hindi siya uuwi. Siyempre, pag inuud na siya, nasayang yung ano mo, yung effort mo, yung paggawa mo, yung pagod mo, tsaka yung ginastos mo. Yan, o. Oh, nasiksik na siyang mabuti. Yan, o. Oh. Tapos, tatakpan natin siya uli. Tapasok natin uli sa gamitin. Yan, tsaka sisiksik ito sa kamay. Nang mabuti sa kamay, didiin mo lang naman yung plastic eh. Tapos, tatakpan natin siya ulo. Yan. Kailangan mahigpit para hindi talaga sisingaw. Kahapon, dalawang garap po ng aking nagawa sa apat na isda. Ito medyo, ano to, kulang ng konti sa kanin kahapon. Parang pareho lang din sila ng, ano, ng lambot. Ito medyo may siwang na. Kasi nagkulang ng kaunti ng kanin. Kapag ikaw ay OFW sa abroad, kung anong gusto mong kainin, ikaw ang gagawa. May nabibili, hindi naman mura. May kamahalan din natural sa abroad kasi manggagaling pa ng Pilipinas idadala sa abroad. So, medyo mahal. Pero ako, pag masipag ako, nakakapagluto ako dito sa kusina. Mga gusto mong kainin na iluluto ako. Buhay ng OFW, lahat ng tiis gagawin, lahat ng hirap mararanasan, depende naman sa mga ibang amo na mababait. Katulad ko, nabiyayaan ako ng napakabait na amo. Thank you.
nasiksik na siya. Natin siya ulit sa plastic. Tapos, didiin natin ulit yung plastic para mabidiin yung kanin. Tapos, tatakpan natin ulit. Nakadalawang araw na yung isda sa loob ng garapon. Sama yung kanin. Dapat mahigpit. Yan. So, ayan. Tapos na ang aking parto. Kung paano ko ginagawa ang burong inang. Ilalagay ko siya sa isang lugar na nahanginan. Pag nasa 4 to 5 days na siya, lalagay ko na siya sa loob ng rep. Yan. Salamat! Magandang umaga sa inyo lahat! Abangan niyo uli ako bukas sa aking part 3, ang buro ni Inang.